Na-establish na ni Putri Ariani ang kanyang sarili sa AGT bilang ang aktong tatalo sa kanyang nakakapukaw na audition performance ng kanyang orihinal na kanta na Loneliness sa Season 18 ng America's Got Talent. Ipinanganak siyang premature noong 6 na buwan pa lamang siya dahil sa mga komplikasyon na hinarap ni Putri. Kinuha siya ng kanyang mga magulang para sa kanyang pagpapagamot sa Singapore, kung saan siya ay na-diagnose na may retinopathy of prematurity. Nabigo ang mga pagtatangkang iligtas ang kanyang kanang mata sa pamamagitan ng operasyon at si Putri ay idineklerang ganap na bulag nung buwang-gulang pa lamang siya. Gayunpaman, hindi mapahina ng kahirapan ang kanyang espiritu. Sa edad na 3, si Putri ay nagsimulang magkaroon ng interes sa musika at natutong kumanta sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kanta sa TV at radio. In 2014, Putri auditioned in the second season of Indonesia's Got Talent when she is just 8 years old na kung saan kinanta niya ang kanta ni Celine Dion na My Heart Will Go On na siyang naging daan para maging pinakabatang nagwagi sa Indonesia's Got Talent. Sa edad na 10, bumalik si Putri sa telebisyon sa The Voice Kids. Noong napili ang Indonesia na mag-host ng 2018 Asian Games, nagkaroon si Putri ng karangalan na itanghal ang awit ng tagumpay sa pagbubukas ng kaganapan. Matagumpay na naglabas ng musika si Putri sa mga platform tulad ng iTunes at Spotify. Ang kanyang debut album, Seeing With Your Heart, dropped in 2020. Si Putri ay nakakuha din ng makabuluhang presensya sa social media. Madalas siyang nagpo-post ng mga video ng kanyang mga singing cover at orihinal na composition sa TikTok na May 3rd. 1 milyong tagasunod, YouTube ang isa pang platform kung saan ang mga awit ay madalas na nagbabahagi ng musika na naging sandal niya mula sa kanyang paglalakbay para sa kanyang 1.6 milyong subscribers. Ngayon, she stands poised for global recognition on world's largest stage. Bago ang kanyang performance, sinabi ng 17 years old na singer sa mga hurado ng AGT na ito ang unang pagkakataon niya sa Amerika at umaasa siyang makadalo sa Juilliard College of Music at kalaunan manalo ng mga parangal sa Grammy. Para sa kanyang audition, ginampanan ni Putri ang orihinal na kantang Loneliness habang tumutugtog ng piano. Pagkatapos ng kanyang performance, si Judge Simon Cowell ay umakyat sa entablado at tinanong si Ariana kung maaari ba siyang kumanta ng pangalawang kanta. Kung saan nagtanghal ng Sorry Seems to be the Hardest Word ni Elton John, ang kanyang pagtatanghal ay umani ng standing ovation mula sa mga hurado at audience. Sinabi ni Judge Sofia Vergara sa mga awit, "Lahat kami ay natulala sa iyo. Ang iyong boses, isa kang anghel." Sinabi ni Judge Howie Mandel, "Maraming tao ang hindi naniniwala sa mga anghel, at sa palagay ko ay may dumating sa aming entablado, isa kang superstar." Sabi ni Judge Heidi Klum kay Putri, "Napakaganda mo ngayong gabi, lalo na sa unang kanta na iyong kinanta." Lalong naantig si Judge Simon Cowell sa pagtatanghal na nagsasabing, "Sa tingin ko lahat tayo ay may parehong bagay. Ikaw ay 17. Sumulat ka ng mga kanta. Mayroon kang isang kamanghamanghang natatanging boses." Pagpapatuloy ni Simon, "Hindi ko alam kung ito ba ay makakagawa ng pagbabago o hindi, bago pinindot ang kanyang golden buzzer." Sa likod ng entablado, sinabi ni Simon kay Putri, "Ikaw sa palagay ko, ang isa sa mga pinakamahusay na mga aawit na mayroon kami sa aming palabas." At para sa kanyang semifinals na performance, halos ganun din ang natanggap ni Putri sa mga judges at nakakuha ulit ng standing ovation. Anong masasabi mo kay Suki sa buhay at sa lahat ng mga naging performances ni Putri Ariana? Mangyaring paki-comment na lang sa box section ang iyong komento at siguradong aking babasahin yan. Muli, maraming salamat and God bless us all.